Yes, we love the result, but the hardships we don't want. Hey there guys! Welcome to the short video. Once again, this is Sheila Padua. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, make sure na makapag-subscribe ka and click mo na din yung bell button dyan sa baba para every time na nagpa-publish ako ng new video, manu-notify ka. Okay, so ngayon sa topic natin na to, sa video na ginawa ko today, ang topic natin is kung gaano mo ba ka gusto na makuha yung result or kung gaano mo ka gusto or gaano ka kadesidido na magka-resulta sa negosyong pinasok mo. Mostly kasi sa atin, parang ang thinking natin sa business or nakikita natin na pumasok sa MLM business, kaya tayo nag-join, is parang madali lang. Madali lang kumita ng pera kaagad-agad. Yes, madali po talaga, pero wala, kumbaga, sa una mahirapan ka. Meron kasi ditong mga pumapasok na talagang business-minded na meron namang first time lang, katulad ko. So kung ikaw nanonood ngayon na katulad din kita, first time ko, walang idea sa business. Kahit ano, kumbaga parang nag-start ako from zero eh. As in, scratch talaga. Kasi ang work ko before is sobrang layo naman sa pinasok ko ngayon. So kung iniisip mo na ang negosyo na to or ang front row is para lang dun sa mga business-minded, mga negosyante na, mayayaman. Well, ako pong magsasabi sa inyo na hindi siya ganun. Ang front row or ang opportunity ng front row is para sa lahat. Pero hindi po yan yung topic natin ngayon. Parang naisingit ko lang. Yun yung pag-usapan natin na sabi ko nga, mahirap na nag-start ako kasi first time ko dito, wala akong any idea. Pero nung nakita ko sa presentation, parang ang bilis kumita ng pera, nakaka-inspire yung mga mentor na nagsishare yung mga uplines. Pero nung ginagawa mo na yung business, ang hirap pala. Tama. So marami pong nakaka-relate sa akin ng ganun, diba? So ngayon, pag-usapan natin, gaano ka ba ka-willing, ka-desidido na makuha yung mga pangarap mo, makuha yung income goal mo dito sa front row, kaya ka nag-join, or kaya ka nag-online business, kaya ka nag-build or pumasok sa isang online world or online entrepreneur, nag-decide ka na maging negosyante. Diba, mostly naman sa atin, sobrang layo talaga ng mga background natin sa mga pinasok natin ngayon, lalo na sa panahon ngayon, pandemic, na uso yung talagang online. So sabi nga, mahihirapan ka kasi madami kang competitors. Pero ang tanong doon, gaano ka kadesidido na pagdaanan at tiyagain yung proseso para makuha mo yung success or para makuha mo yung income goal na gusto mo, para ma-achieve mo yung goal na kung ano man ang sinulat mo na goal or kung ano man ang goal mo, bakit ka nag-business, kumita, makatulong sa family, mabili mo yung mga bagay na gusto mo, maging successful, maging katulad ng mga mentors at mga grand uplines natin. Pero mostly sa atin, napapansin ko, and even ako, kaya ko ito ma-share sa video, kasi even ako, pinagdaanan ko din po yan, na parang gusto lang natin yung resulta, pero yung hardships, parang yung proseso, ayaw natin pagdaanan, di ba? Mahirap mag-invite, hindi naman totally mahirap, kaya lang madaming rejection, madaming tao na magdi-negative sa'yo. Pagtatawanan ka, mapupuyat ka, magugutom ka, marireject ka, itatakwil ka ng family mo, kamag-anak mo, as in maraming taong hindi maniniwala sa'yo. Yun yung proseso na sinasabi ko na hardships, sacrifices. Lalayo ka sa family mo, ilang years mo silang hindi makakasama dahil mag-focus ka sa business. Hindi lahat ng tao ay kaya at willing na pagdaanan yung ganong proseso na mag-build ka muna or asikasuhin mo muna hanggang sa lumago yung negosyo mo for how many years na sacrifice mo na bago ka umuwi sa family mo, as in na totally may resulta ka na. Diba, parang nakikita natin sa mga upline na pinapangarap natin, yes, si upline, nakakotse na siya, naka-sports car na siya, kumikita siya ng malaki and nabibigay niya na sa family niya yung buhay na gusto niya. Pero yung behind na hataw or behind the action na ginagawa ng mga uplines natin, hindi natin nakikita. Iisipin mo, magplano ka para sa buong grupo mo, hindi lang para sa isang tao na member mo, kundi iisipin mo family mo, iisipin mo buong grupo, lahat nakasalalay sa'yo, ang daming nangarap,
at nagtiwala sa'yo. Yung responsibility, yung paglaki ng income mo, paglaki ng responsibilities, akala natin madali kumita ng malaki, pero hindi mo alam na yung kaakibat ng malaking income is yung responsibility din na malaki yung i-handle mo din. Tama. So, dapat kung gusto natin na maging successful, kumita ng malaki, makuha yung resulta na gusto natin, dapat willing din tayo na pagdaanan yung pinagdaanan ng mga upline mentors natin, yung result na nakuha nila, and yung process na pinagdaanan nila, kailangan din natin tiyagain na tahakin, or dapat willing tayo din mag-sacrifice kung ano din ang sinacrifice nila. Kasi kung ano man na nakukuha nila ngayon, well, deserve po nila yon. Hindi po yung tsamba, hindi swerte-swerte, or baka iniisip mo na parang sa kanila lang yon, tapos parang ikaw ay malas, mga ganun. Wala pong ganun. Pure hard work po yung nakukuha ng mga mentors natin. Lahat ng meron sila ngayon, pinagsikapan at pinaghirapan po nila. So,